Sarado pa rin po ang mga nakagawian natin mga sinihan. Pero posible na po makapanood ng sine. Now showing na po ito. Yung tinatawag na drive-in cinema o drive-in na mga sinihan tulad nung nasa isang mall sa lungsod ng Pasay. Nakatutok doon live si Maris Umali. Maris, may mga nakumatangkilik ba dyan? Oo naman Mike, kung makikita mo sa aking likuran, eh talagang makikita mo kung gaano nasabik ang ating mga kababayan na muling makapanood ng pelikula sa big screen. At kung kabilang po kayo sa mga nakamiss na manood ng sine, eh huwag na po kayong mag-alala. Dahil ngayong gabi, simula ngayong gabi, ay muli nyo na pong may experience ito sa pagbubukas nga ng isang drive-in cinema sa concert grounds ng isang mall dito sa Pasay City. New normal ba kamo? Introducing drive-in cinema, ang bagong paraan ng panonood ng pelikula. Ngayong hindi pa rin pinapayagang magbukas ang mga indoor na sinehan. We all know that Filipinos really love to watch on the big screen right now. So we are really compelled to adapt to the new normal right now. But then again, offer and innovate the best way of watching safe at the comfort of your own vehicles right now. Ang tampok na pelikula ngayong gabi, ang Peninsula, ang sequel ng hit zombie movie na Train to Busan. Unang sinubukan sa isang mall sa Pampanga ang drive-in cinema at dahil sa mainit na pagtanggap ng publiko ay dinala na rin dito sa Metro Manila. You can watch movies under the stars, which is actually a cool throwback to the good old days. Watching under the stars is really different. It's very romantic, following the IATF rules for this drive-in cinema. Mapapanood ang pelikula sa higanting outdoor screen at mapapakinggan nito sa pamamagitan ng ibibigay na frequency sa FM radio ng sasakyan. Alas 5 ng hapon nagsimulang magpapasok ng mga sasakyan na bawat isa ay dinedisinfect muna. Kinukunan din ng temperatura ang mga sakay. Bago nito, may K9 unit pa na nag-inspeksyon sa lugar. Bukas ang drive-in cinema mula Miyerkules hanggang Linggo at meron lang isang movie screening kada araw na magsisimula ng 6:45 PM. 2 hanggang 4 lang ang papayagan sa bawat sasakyan. At 21 to 59 years old lang ang pahihintulutang manood alinsunod sa IATF guidelines and safety protocols. May parking assignment depende sa laki ng sasakyan. May mga nag-a-assist din na mga traffic marshal. Para masunod ang contactless transaction, lahat ng ticket ay dapat bilhin in advance online na nagkakahalaga ng 400 pesos kada ticket na may kasama ng pagkain at inumin. Hanggang 106 na sasakyan kada screening ang kayang i-accommodate ng drive-in cinema. Para sa karagdagang proteksyon ay dapat manatili lang sa loob ng sasakyan, suot ang face mask at panatilihin ang physical distancing. Mike, paalala lang ulit, no, dapat ay online ang pagbubok nyo ng ticket dahil wala pong ibinebentang ticket dito sa venue at dapat dumating din kayo dito sa venue 30 minuto bago ang nakatakda o nakaschedule na screening. At ayon po sa pamunuan, itong cinema na ito ay sold out na ang tickets para sa unang linggo ng pagpapalabas ng pelikulang ito. Pero kung interesado po kayo ay mag-book na kayo ng inyong schedule. Mike? Paano yan Maris pag umuulan? Eh madalas pa naman umulan ngayon, malakas pa kung minsan. Maris? Yes, Mike. Kapag umuulan daw, kapag viewable pa naman, ay pwede naman daw ituloy. Pero kung kayo ay hindi komportable, pwede nyo naman daw pong ipa-reschedule. Magpa-book kayo ulit kung kailan nyo gustong panuurin yung pelikula at maaari naman daw i-refund yung pelikula kapag umulan. Pero kung talagang pwede pa naman daw mapanood, eh pwede naman daw ipagpatuloy. Mike? Maraming salamat, Maris Umali.